the DJI Osmo Pocket 3, and this might be the best vlogging camera you can buy. And here's why. It has a new 1-inch CMOS sensor, full pixel fast focusing, 10-bit D-Log-M. It can shoot up to 4K 120 frames per second. It has a 2-inch rotatable screen for horizontal and vertical shooting, a 3-axis gimbal, ActiveTrack 6.0, and it's small and compact. And I would like to give a big thanks to DJI Philippines for sending me this camera. And although they did send me this camera, but I will be completely honest throughout this video. So, let's go. So I got the creator combo of the DJI Osmo Pocket 3. So the creator combo comes with a lot of accessories, including this DJI Mic 2. And we also got a wide angle lens that magnetically attaches on the DJI Osmo Pocket 3. And it also has a battery handle, this tripod, and also a attachment with a 1/4-inch thread. So you can attach the tripod here. So if you are already planning to buy the DJI Osmo Pocket 3, I suggest that bilhin mo na yung creator combo since it is really worth the price and all of the accessories that comes with it is magagamit po talaga and very useful siya. So the Pocket 3 has a new 1-inch sensor, so that means it performs better in low light conditions and its lens is equivalent to 20mm with aperture of f2, so meron siyang bokeh kahit papaano. And yeah, tinest ko din yung kanyang low light capabilities. Since last December is pumunta kami ng El Nido, ito yung ginamit kong camera doon. So, yun guys, dito tayo ngayon sa El Nido. And right now, I'm using the DJI Osmo Pocket 3. Thank you. Yeah, let's go. So yun guys, dito tayo ngayon sa El Nido. Tapos nadaan na namin sila Bisayang Ilaw, so kung kilala nyo sila. Yan. So titesting natin yung low light nito. Actually, ang ganda ng low light. And yung mic nito is straight from the camera. And yung gamit ko ngayon is a normal video mode. Hindi pa siya yung low light mode. So titesting natin yung low light mode ngayon. So yan, right now is naka low light mode na ito. So yeah. Medyo kita yung difference. Mas nag taas, mas kita yung dynamic range. So yun lang. So yun, dito kami ngayon banda sa may church ng El Nido. Ayan, pakita ko. Yun ang ganda. So yun guys, kanina nakasalubong namin sila Bisayang Ilaw. So kung kilala nyo yun, sikat na vlogger. Anong masasabi nyo sa DJI Osmo Pocket 3? Ganda ng low light, ha? Ganda ng low light guys. Tsaka guys, yeah. Ikaw kaya na-testingan ni Kenneth? Oo, ang smooth niya kanina. Tinry ko. Ako yung nag-shot kanina yung simula sa loob, pull out. Ganda, di ba? Tinry ko. Malog yun. Pero yun nga, sobrang smooth niya. Walang ka. Para siyang iPhone. Yun yung isa dito na napansin ko rin sa DJI. Yung quality ng video niya, parang iPhone, tas camera. Sa gitna siya. Parang ganun yung quality niya. Tsaka guys, yung niya, parang iPhone. Yun na rin yung So, the Pocket 3 has a 2-inch rotatable touchscreen. And ito na rin yung way para i-on yung Pocket 3. So, you just rotate the screen like this. Wala pala nag-rotate. It automatically turns on. I really like that feature kasi mabilis lang. And to shoot vertically, you just rotate it back to vertical. And then, yeah, you can now shoot vertical videos. So the one thing about shooting vertical videos on the DJI Osmo Pocket 3 is it only supports up to 3K 60 frames per second, unlike sa horizontal you can shoot up to 4K in 60 frames per second. So yeah, this is gimbal stabilized. It has a 3-axis gimbal unlike any other action cameras or pocket cameras. Digitally stabilized yung mga cameras na yun. Ito naman is natural yung pag-stabilize niya. And although it is gimbal stabilized, one thing na iniisip ko is baka magalaw siya pag tumatakbo, since yun nga maliit siya.
But yeah, hindi talaga siya magalaw. Sobrang smooth niya. And tinesting ko siya sa mga running shots, tracking shots. And yeah, sobrang smooth niya. Para na siyang yung camera ko pag naka-gimbal. Para na siyang ganun yung quality. So, and nag-improve din yung internal microphone nito. I think it has 4 microphones. And speaking of audio, the Creator Combo comes with this, the DJI Mic 2. Actually, di pa siya separately nilalabas ng DJI. As I am recording this video, wala pa siya nalalunch. So, baka pag na-post ko to, nalunch na siya. Once you turn on this mic, automatically na siya nagkoconnect sa Pocket 3. Yun guys, sound check. This is the audio of the DJI Mic 2. And one thing din about this microphone is it can record internally. Kahit ito lang yung ginagamit mo, pwede siyang mag-record ng audio. It has 8 gig of internal storage. Kung makikita nyo, may pula dito. Yan. Pag pinindot niya yan, magre-record na siya. And yeah, I really like this feature. Hindi ko sure kung may ganun ng feature sa previous DJI mic since wala naman akong DJI mic. And sobrang nakakabilib kasi pwede siya mag-record sa ganito kalit compare naman dito sa mic ko ngayon na ganito kalaki. Ayun o. Sobrang solid ng mic na to. So, yun guys. Dito tayo ngayon sa Aura Beach Resort. And ngayon, nag-shoot namin dito ng pasal. Ganda ng view dito. So, isa sa mga favorite kong feature about this DJI Pocket 3 is its active track. Sobrang helpful ito lalo na sa mga madalas mag-isa lang mag-shoot and sa mga vloggers na wala silang sariling cameraman. Lalo na ako na-try ko siya. Ako madalas ako mag-shoot mag-isa na naka-tripod lang. So, kung gusto ko na sumusunod yung camera sa akin, is I just use the active track feature. And yeah. Sobrang accurate naman ng pag-track niya sa mukha ko. Kahit may mga dumadaan, sobrang smooth niya pa rin and di siya nawawala sa pag-track niya. Woo! Christmas party! Christmas party. Ayan, maraming salamat sa lovely travel and tours. Yeah, kung nandito kayo sa Indonesia and nag-ano pa yung mga island hopping tours, follow niyo yung Facebook page nila and yeah. So yan, ganito yung sitwasyon ngayon sa El Nido guys. Ang tour namin ngayon is a private tour. So kumbaga kami lang, grupo lang namin, wala kaming kasama. Party! Kami lang. Social. Kaya maraming salamat talaga sa Lovely Traveling Tours. And another thing is its autofocus. Sobrang bilis naman and maganda yung autofocus niya. Nade-detect niya naman yung mukha ko and binivideoan ko. Mabilis lang siya mag-focus. And it also has a product showcase mode, which is if may nilalagay kang bagay or object malapit sa camera or sa lens, is yun na yung pag-focusan niya. That's really nice for if you are doing reviews. Ayun guys, kakatapos ko lang magpalipad ng drone. Dito tayo ngayon sa Small Lagoon. Yan dyan, dyan yung lagoon. Papasukin, ikakaya ko papasok. Yun yung gagawin namin. Dito sa Osmo Pocket 3 is it is not waterproof. And dito ngayon sa El Nido, which is sa dagat ako. Tatalin ko pa rin naman, pero yun nga, it is not waterproof kasi hindi naman siya action camera. Pupunta na kami dun sa Small Lagoon kasi papasukin pa yun gamit yung kaya. Ang dala ko ngayon is the Osmo Pocket 3. So, yun. And yan, ganda ng autofocus nito. Ayun. Bang! 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 Marang na. Ang gamit kong picture profile in normal mode. So, yun o. Let's go. First time mo ba dito kayo, Jam? First time mo pala dito. Ang tour pala namin ngayon is Tour D. So, hindi daw kasi pwede yung Tour C. Tsaka Tour B. Tsaka C bawal daw kasi sa sabi ng Coast Guard. A tsaka D lang. So, pinili namin is D. Kasi hindi pa rin ako nakaka-tour ng Tour B. I think you might be right.
speechless. Ano sabi mo kay Jeb? First time ko dito, so talagang guys, napakaganda. Sabi. Wow! Parang nasa ano, nasa Avatar. Yeah, parang Avatar yung ano, yung kulay blue na Avatar. So yun guys, ang gamit kong ano ngayon, picture profile is normal. Ganda naman, for vlogging lang naman, pag vlogging, maganda yung normal. Gamit ako lang siya ng D-Log pagka magsisinematic ako. Ngayon, ganda ng background guys. Oh. Parang nasa Avatar. And the feature that makes the DJI Osmo Pocket 3 not just a normal vlogging camera but can be also used for professional works is the 10-bit D-Log M. It's crazy to think na sa ganito kaliit na camera is meron na siyang 10-bit. So ako kasi right now, ever since nakatry ako ng 10-bit, mas ginusto ko na lahat na ng camera ko or pang shoot ko is naka 10-bit na since napapantay ko yung kulay nila. Pwedeng-pwede ko na talaga silang magagamit sa professional works. Hindi lang talaga siya pwede but ginamit na talaga siya. For example, is si Studio King. Nakita ko ginamit niya yung DJI Pocket 3 sa wedding shoot niya. So yeah, ganun. Ano na kalupit yung quality ng camera na to. Nagagamit na siya sa mga wedding events. Yan guys, punta kami ngayon nag-lunch sa Helicopter Island. Tinawag siyang Helicopter Island kasi mukha siyang helicopter. And yeah, mamaya-maya alis na kami. Pupunta namin Kadlaw. Ngayon naman, papunta kami dito sa Kadlaw, Laguna. Ngayon yung makasama natin. Ang galing. So yun guys, may ang ganda ng bahay nila doon. Ang ganda ng spot nila. So, off-limits yata dyan kasi private property. So, ang ganda lang ako. So, the DJI Osmo Pocket 3 has a lot of shooting modes din. You can shoot photos, videos, panorama, low-light mode, slow motion, and time-lapse. It also has different gimbal modes, follow mode, tilt lock mode, FPV, and the spin shot. So I created a tutorial video about the different gimbal movement or gimbal shots using this DJI Osmo Pocket 3. Na-upload ko yun sa TikTok ko, so panoorin nyo na lang. Yun guys, ngayon dito naman kami ngayon sa Pasandigan Cove. So yan, it's a beach. Ganda. Pasandigan Cove. Yun o. So yan, magsushoot din na kami dito ng intro sa napanood yung video. Kami dito ng mga cinematic B-rolls ng Pocket 3. So, let's go! So yun guys, dito tayo ngayon. Kinaikutan ako ni Narg, kaya nag-gimbal siya. Kaya nagsalita lang dito kaya yun yung ginagawa. Pinapagawa niya sa akin, kaya lang dito. Ang kita na sila dyan, yun yung shot nila. Ayun o. Kaya ako nag-video lang. So yeah, this might be my main vlogging camera. Although hindi siya kasing ganda ng quality ng Fujifilm ko for vlogging and for traveling sa ganito kaliit na camera. Pag ito yung gagamitin ko, sobrang bigat. May tripod pa, may mic pa sa taas, and then yung lens pa mabigat din. So hassle siya pag nagvo-vlog ka and lalo na pag nagtra-travel ka. That's the main reason bakit parang ito na yung gagamitin kong vlogging camera whenever I go traveling. Kumbaga yung convenience and sobrang small niya lang and compact. And madali lang siyang i-operate. So yeah, that's it. If you like this video, please don't forget to subscribe, like, and share this video. Follow me on TikTok, Instagram, and my Facebook page. And see you in the next videos.